Ikalawa ng Hunyo, Martes sa ikasyam na linggo ng karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Gustong hulihin ng mga Hudyo si Jesus sa sarili niyang mga salita, kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa mga Pariseo kasama ng mga kampi kay Herodes. Nilapitan nila siya at sinabi, "Guro, nalalaman naming tapat ka at hindi napapadala sa iba. Hindi ka nagsasalita ayon sa kalagayan ng tao, kundi ang daan ng Diyos ang tunay na itinuturo. Kaya, ayon ba sa batas na magbayad ng buwis sa Cesar?" Nang makita ni Jesus ang kanilang pagkukunwari, sinabi niya sa kanila, "Bakit niyo ako sinusubok? Akin na ang isang denaryo." Iniabot nila sa kanya ang isang denaryo at sinabi sa kanila ni Jesus, "Sino ang nakalarawan dito na narito rin ang kanyang pangalan?" Sumagot sila, "Ang Cesar." At sinabi niya sa kanila, "Ibigay nga sa Cesar ang para sa Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos." Lubha silang namangha sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ibigay nga sa Cesar ang para sa Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Mag-isip nga tayo ng anumang mayroon tayo na hindi galing sa Diyos. Ang ating kayamanan, kapangyarihan, karangalan, saan ba galing ang lahat ng mga ito? Sa Diyos. Tanging ang mga bagay na madadala natin at mapakikinabangan hanggang sa ating hukay ang masasabi nating atin. Meron ba tayong madadala? Wala. Galing sa Diyos ang lahat ng mayroon tayo at maaari niya itong bawiin anumang oras at pagkakataon. Nang sabihin ni Jesus na ibigay nga sa Cesar ang para sa Cesar, sinasabi lang niya na wala tayong maibibigay dahil kahit ang mismong kapangyarihan ng Cesar ay galing din sa Diyos. Biyaya ang lahat. Malayang ibinibigay ng Diyos sa atin ang lahat ng ating kailangan upang mabuhay. Mga bagay na hindi maibibigay kailanman ng sino mang makapangyarihan sa mundo kung hindi nanaisin ng Diyos. Pagsasagawa. Wala naman tayong maibibigay sa Diyos dahil galing sa Kanya ang lahat. Tanging ang magpasalamat lamang ang ating magagawa. Kung tutuusin, pagbabalik lamang ng Kanyang ibinibigay sa atin ang itinuturing nating pagbibigay sa Diyos, lalo na yaong sobra sa ating pangangailangan para maibigay naman ito sa iba na mas nangangailangan sa atin. Huwag tayong maramot.